Yens kichika sa umaga, tanghali at gabi. Bago tayo mag-start sa chismisan, please like, share, and subscribe Yens kichika. Dahil sa quarantine, ang kapuso na 14 years old na si Sofia Pablo ay hindi makakabalik ng kapusong teledramang Prima Donas. Narito ang official statement mula sa Kapuso Network nitong September 25, Biyernes ng gabi. Kahit masakit sa kalooban sa GMA Entertainment Group, inanunsyo nila na hindi mapapabilang ang Kapuso Young Actress na si Sofia Pablo sa upcoming na episodes ng Prima Donas dahil sa strictong guidelines ng Department of Labor and Employment para sa participasyon ng 15 years old below na edad habang kasagsagan pa ng implementasyon ng community quarantine. Samantala, dahil sa strictong pagpapatupad ng safety protocols, susundin lamang ito ng programa para sa ikabubuti at proteksyon ng lahat. Si Sofia Pablo ang Dunalin o Linlin sa teledrama. Pawang 15 years old ang Donna Marie Umayi na si Jillian Ward, ang Donna Belle o Ella na si Althea Ablan, at ang kontrabidang si Brianna na ginagampanan ni Elijah Alejo. Sa young actors na kasama sa Prima Donas, 18 years old na sina Will Ashley at Vince Crisostomo, 17 years old si Julius Miguel at 16 years old si Mix Cuaderno. Paalam kay Sofia Pablo sa Prima Donas at sa lahat ng minors na bawal pang lumabas sa bahay ngayong nasa quarantine pa rin tayo. Gayun din ang kinasasapitan ngayon ng isang superstar Nora Honor na isang senior citizen. Marami ang nag-aabang kung ano ang susunod niyang palabas pero dahil senior citizen siya, pinag-iingat muna at bawal lumabas. Speaking sa mga senior citizens, paano pala ang mga direktor like Joey Lamangan? Nakakuha ba siya ng special permit sa IETF para magtrabaho kahit senior citizen? At kahit si Mr. Im o Johnny Manahan na di umano'y hindi pinayagan ng health representative na mag-direct ng ASAP natin to, ano kaya ang special arrangement para makapag-direct siya ng mga programa sa TV5? Papaano na kaya kung ganun pa rin ang guidelines na bawal pa rin lumabas ang mga minors at seniors? Nakakalito na rin dahil paiba-iba ang pagpapatupad ng batas. Noong nakaraang linggo pa pinag-uusapan ang di pagkasali ng mga minors sa isang drama series. Siguro isa ito sa mga dahilan kaya naantala ang pagbabalik taping ng Prima Donas. Mabuti na lang at may social media kaya isa ito sa pinagkakaabalahan ni Sofia Pablo. Aliw na aliw ako sa TikTok post ni Sofia. Minsan nakakaabala pa ang mahaba niyang buhok pag nagti-TikTok siya. Samantala, nakahinga na ng maluwag ang buong cast at production staff ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday dahil matatapos na ang taping nila. Nakalock-in sila sa Batangas ng 18 days at smooth ang taping hanggang sa pagtatapos nito. Ang mami ni Barbie Portesa na Primetime Princess ay isang beses lang nakasama ng Kapuso Primetime Princess dahil nililimitahan ang mga tao sa set. Ang isa pang pinaghahandaan na rin ngayon ang pagbabalik ng taping ay ang Bilangin ang Bituin sa Langit. Nabanggit iyan ni Kailin Alcantara sa virtual MediaCon ng All Out Sundays na pinaghahandaan na ang pagbabalik taping nila. Pero napag-alaman ng isang kachika na baka bandag end of October o first week of November pa sila makakabalik. Inaayos pa ang schedule ng swab test sa lahat ng involved sa production at ilan pang requirements para masunod ang safety protocols na kailangang tuparin. Isa pang chismis mga Kayensky chika, hiwalay na ang aktres na si Rian Ramos sa negosyanteng Israeli na si Amit Borsok. Kung titingnan sa larawan, kapansing-pansin ang pangangayayat ni Rian Ramos. Hindi naging madali para sa 29 years old Kapuso star ang pagtatapos ng mahigit isa at kalahating taong relasyon nila ng nobyo.
Sa katunayan, ang matinding breakup na riyan kay Amit ang isa sa mga dahilan sa likod ng pagbaba ng timbang ng aktres. Ito ang inamin riyan sa kanyang latest vlog nitong Huwebes, September 24. Sa vlog, ikwinento na riyan ang tunay na dahilan ng kanyang pangangayayat. Ang weight loss kasi ng aktres ang lagi nang napapansin ng mga nagkokomento sa kanyang Instagram post sa nakalipas na mga linggo. Sa isang TV interview kariya nitong September 22, itinanggi ng aktres ang suspicion ng netizens na mayroon siyang eating disorder. Aniya, stress ang totoong dahilan ng kanyang pagpayat. Ayon sa aktres na si Rian, marami ang nagbago simula nang magkahiwalay sila ng boyfriend na si Amit. Tinukoy ni Rian ang vlog na inupload niya nitong August 15, kung saan inilibot niya ang netizen sa inuupahang condo unit sa Taguig City. "I gave Valeta look at the condo while we were moving out, and somehow inside of that moving out period, I went through a breakup." Pagbubunyag ni Rian habang pinipilit ang isang ngiti. Nagkakilala si Rian at si Amit noong taong 2018 sa isang event bago nagtungo si Rian sa New York City para mag-aral. Ngayong taon, sa kondo si Rian sa Taguig inabutan ng quarantine kasama si Amit. Nag-celebrate pa sila ng birthday ni Amit noong May 20 kung saan nagpahayag ang aktres ng panghihinayang na hindi niya maipasyal ang nobyo sa espesyal na araw nito. Aminado ang kapuso aktres na labis siyang naapektuhan sa kanilang breakup. Pinalala pa raw iyon ng iba pang stressful na bagay na nangyari sa kanyang buhay noong mga panahong iyon. Pag-amin ni Rian, "It was so hard. I really had a hard time, guys. And not just 'cause I was like broken-hearted and like shattered, but other things in my life were giving me a lot of stress." Sa kabuuan ng latest vlog ng aktres na si Rian, hindi niya binanggit ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ni Amit. Bagamat sa pagkakabanggit ng aktres na si Rian, marami pang ibang stressors ang iniintindi niya habang nag-move on sa breakup. Isa lang sa mga ito ang kanyang ikwento. Iyon ay ang hindi muna niya makakasama sa isang bahay ang inang si Clara Ramos kapag nagbalik trabaho na siya. "I realized that I had to start working again and I couldn't live in Alabang with my mom, Ani Rian, because I don't want to expose her to anything that I'm exposed to." Sa harap ng patong-patong na pagsubok na hinarap ni Rian ilang linggo lang ang nakalipas, napabayaan daw ng aktres ang kanyang sarili. Kwento ni Rian, maghapon at magdamag lang siyang noong nakahiga sa kama pero hindi naman siya nakakatulog ng maayos. Hindi rin daw niya magawang kumain kaya naman umabot sa 50 pounds ang nabawa sa kanyang timbang. Nagbalik tanaw ang kapuso aktres na si Rian. "Now, looking back, I really could have taken care of myself. I was in so much pain and under so much stress and I wasn't getting out of my bed. I wasn't sleeping right. I couldn't eat. Nothing tasted like anything. I was under so much stress that my body basically started eating itself. And now everyone thinks that I did this to myself on purpose," Ani Rian. Tinukoy ang kanyang pangangayayat. "But I really didn't. I was just having a really hard time," pag-amin pa ng aktres. Tiniyak naman ni Rian sa kanyang fans na mas maayos na ang lagay niya sa ngayon. Bagamat hindi pa siya lubusang nakaka-move on sa mga nangyari, tanggap daw ng aktres na kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito. "I am gonna be okay. Maganda ang pagkakangiting," sabi ni Rian. "In my own time. It's just important that I process these things for myself now so that I won't take them with me in the future." Nangako si Rian sa kanyang fans na aalagaanan niya ang sarili anuman ang mangyari. "I promise I'm gonna do my absolute best to make sure I am taking care of myself in every way," aniya. Idinitalya rin ang aktres ang mga ginagawa niyang hakbang patungo sa kanyang healing. "I'm doing Bible studies twice a week. I've been eating 3 meals a day.
and I've been sleeping consistently every night for at least 5 hours, 6 hours. Pagbabalita ni Rian. Sa uli, pinalalahanan ni Rian ang kanyang fans na laging maging mabuti sa kapwa dahil lahat naman daw tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Remember to be nice because you never know what someone's going through. Just think that everyone around you, just like yourself, is trying their best. Dagdag ni Rian. Kasunod nito, inula ng mensahe ng suporta at pagmamahal si Rian mula sa libu-libong netizens. Para ka Rian, pinag-trending ng Twitter users nitong Webes ang We Love Rian at salamat Rian. That's it mga Kayansky. Don't forget to subscribe ha.